Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys! Good morning everyone! Welcome back to my channel. For today's video ay update na naman tayo sa inaabangan nating palabas Abot Kamay na Pangarap. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So ito nga si Annalyn guys ay malungkot nga siya guys. At nilapitan nga siya ni Luke at kinausap nga siya. At binigyan nga siya ng stick o guys. So biglang dumating itong nanay niya guys. At sinabi nga niya na, Annalyn, may good news ako sa iyo. At mag-resign na daw siya doon sa hospital na tinatrabahoan niya, guys. At yun na nga, guys, ay nagkagulo na nga, guys. Kasi ay hinawakan si Annalyn dito sa arm niya kasi ay pinoforce ng nanay niya na pasama sa kanya. At ayaw ni Annalyn na sumama sa nanay niya. So, itong si Lynette, guys, sinabi nga niya na makinig ka sa akin kasi ay nanay mo ako. At ang mga staff guys ay dumating na nga guys, nanonood sa kanila at may isang doktor doon na dumating din at kinuha itong si Annalyn at yung kaibigan ni Annalyn din kasi ay parang nasasaktan na si Annalyn guys. At sinabi nga niya na kung mag-resign daw si Annalyn ay kausapin daw niya ang director si Dr. Tanyag. Dumating din itong si Dr. Tanyag guys at nakikita niya kung ano ang nangyari guys. Sinabi ng isang doktor na kausapin mo si director Dr. Tanyag. At itong si Dr. Tanyag guys ay naisip niya na anak pala ni Lynette si Annalyn guys. So, habang nakaupo itong si Annalyn sa lobby, guys, ay dumating itong si Dr. Tanyag at kinausap siya. At sinabi nga niya na, Doktor, pasensya ka na sa nangyari kagabi kasi nga ay scandal daw sila ng nanay niya. At sinagot naman ni Dr. Tanyag na okay lang, wala naman daw nasasaktan at wala naman daw siyang plano na paalisin daw si Annalyn. At nagtanong nga si Dr. Tanya guys na sino ba daw ang tatay niya, kilala ba daw niya. At sinagot naman ni Annalyn na hindi ko po kilala dok. Wala daw sinabi ang nanay niya about sa tatay niya at hindi talaga daw niya alam. So sinabi ni Annalyn guys na merong tawag si nanay, Sir Chinito. So yan guys, ay bumalik yung imagination niya na dati na nagkikita pa sila na Sir Chinito talaga ang tawag ni Lynette sa kay Dr. Tanyag. At parang natulala siya guys kasi nga ay yun nga ang tawag sa kanya. Pumasok na si Dr. Tanyag sa office niya guys ay andoon yung kasama niya na doktor at sinabi nga niya na Sir Chinito daw ang tawag ni Lynette yung sa tatay niya at inisip niya na siya daw si Sir Chinito at wala ng iba. At itong isang doktor sinabi niya na pare, ayaw ko naman manggugulo daw siya sa mag-ina kasi ay tahimik na daw sila. At gusto lang ni Dr. Tanyag na i-clear daw na Annalyn daw ang anak niya. Pinapayuhan si Dr. Tanyag na alam mo na pare kung ano ang gagawin mo para malalaman kung siya ba talaga ang anak niya. So umuwi na nga itong si Annalyn guys sa bahay nila at nakatulog na ang nanay niya sa mahabang upuan guys. At sinabi niya na hinintay talaga kita Annalyn kasi gusto kong mag-usap daw sila. At ano ba ang sinabi ni Dr. Tanyag sa'yo? Yun lang, nag-apologize daw siya at tinanong niya kung sino ang tatay ko. So ano ang sagot mo?
Sinabi ko na wala. Wala akong alam sa tatay ko. Pero sinabi ko na Sir Chinito daw ang tawag niya sa kanya. At sobrang galit itong nanay niya, guys. At nagsisigaw na nga siya na bakit sinabi mo yun, Annalyn? It's a big deal na yun sa kanya, guys. Kasi nga ay hindi alam ni Annalyn talaga ang katotohanan. At sinabi ng nanay niya na sana huwag mo namang sinabi sa ibang tao yung about sa life daw niya. Sabi pa ni Annalyn, guys, na wala lang daw yun kay Dr. Tanyag. Sabi ni Annalyn na ano ba ang problema doon, Nay? At sobrang malaki daw ang problema yun. Naintindihan mo ba? Kung nirerespeto daw siya ang pagmamahal niya at iniisip niya yung sakripisyo niya sa kay Annalyn. So, hindi ka na doon pwedeng bumabalik, anak, at hindi ka na magtatrabaho doon. So, itong si Annalyn, guys, ay naguguluhan talaga siya, guys, kung ano ba talaga ang dahilan. So, nag-iisip na lang siya na bakit hindi siya pwedeng bumalik doon. So, hanggang dito na lang ako, guys, sa video ko at abangan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na episode. At sa hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko at sa bago pa lang dito, huwag nyo na akong kalimutang i-click nyo na, guys, ang notification sa baba para maka-update kayo sa susunod ko pang video. So, maraming salamat, guys, sa panonood. Bye!